Good morning po. Ngayon po ay pag-usapan natin yung mga medyo elements needed by plants for their proper growth and development. So again, makita nyo rito yung mga fertilizers na ginagamit natin sa ating pagtatanim, both natural and artificial or inorganic. Ayan po. So, lahat ng mga yan ay naglalaman po ng mga elements needed by plants for their proper growth and development. Ito yung major elements, micro elements, na kung saan ito yung ginagamit nila para sila ay lumaki at malusog. So, unahin natin yung major elements. Yung major elements po is ito yung tinatawag nating kailangan ng kailangan talaga nila. And ito ay yung tinatawag nating nitrogen. Itong nitrogen po, ang gamit nito is for the good leaves development, para maging green, malalaki, malalusog ang mga dahon ng ating mga pananim. Yan po ang gamit ng nitrogen. Samantala ang phosphorus po ay maganda yung kanyang root development, pati yung mga branches, stem at sa mga twigs, maganda, matipuno. Yan po ang gamit ng phosphorus. Samantala yung potassium po, ang gamit niyan ay para sa magandang bulaklak at bunga, malulusog na bunga, malalaki at matatamis na mga bunga ng ating mga halaman. Yan po ang tinatawag nating major or macro elements needed by plants. Sa mga micro o konti lang ang gamit, ang mga ito ay ang mga konti lang ang kailangan ng ating mga pananim. Ang mga ito ay mga calcium, I should say. Sulfur at magnesium. Yan po yung tatlo na yan. Sulfur, magnesium at saka calcium. Yan eh, hindi ganong ginagamit ng halaman yan. Sinusuportahan niya lang ang trabaho ng nitrogen, phosphorus, and potassium. Meron pa maliliit dyan na mas konti lang ang gamit sa halaman natin. Nandiyan dyan yung mga tinatawag nating boron, chlorine, nandun yung copper, magnesium, molybdenum at zinc. Yan eh, wala nang gaanong function sa halaman yan. Sinusuportahan niya lang ang trabaho ng tinatawag nating three major elements: nitrogen, phosphorus, and potassium. So, yan po ang tatlong klase ng halaman, klase ng pataba na ginagamit sa ating mga pananim. Merong major, medyo naman yung minor, o yung mga hindi na ganong ginagamit, yung mga tertiary or secondary na mga elements na hindi na ganong kailangan ng ating mga halaman. Ulitin ko, major elements: nitrogen, phosphorus, and potassium. Yan po ang pinaka importanteng elemento na kailangan ng ating mga pananim. Matatagpuan natin dyan yan sa ating mga organic at mga inorganic fertilizer. So, madali lang po na alamin at madali lang po na mabigyan natin ang mga importansya ng mga nabanggit na mga elements na kailangan ng ating mga pananim, kasi nandyan lang sa palipaligid ang mga yan, libre na pwede nating ilagay sa ating mga soil para magiging fertile siya. O, kagaya ng
mga garden soil na yan, oh. Yan, oh, mga tinatawag nating mga nanggaling na sa decayed plant parts. Okay? Oh, nandiyan din yung cow manure. Nandiyan yung din yung tinatawag nating sodas, mga tinatawag nating chemical fertilizers natin or commercial fertilizers. Okay. Yan ang. Yan. Ayan. Ayan. So, ito po ay kabilang sa tinatawag nating major elements. Ito ay tinatawag nating 0060. Pampalusog, pampalaki ng mga bunga ng ating mga halaman, 0060. Okay, ang tawag natin dito. Hindi nyo, ibang kulay. Oh. Major elements din yan. Potassium din po ito. Okay? And then, siguro sa susunod na topic natin ay pag-aralan naman natin kung paano mag-apply ng fertilizer. Okay? So, meron tayong pamamaraan dyan. Next topic po, antabayan ninyo. Maraming salamat po.